Oh, si what's up mga kabawang sayo? Welcome po sa channel ko, guys. So for today's vlog, so nandito pa rin ulit ako sa garden natin mga kabawang sayo dahil naglilinis-linis tayo dito ng mga halaman natin. Medyo nabisi ako nung nakaraan sa pag-alagala. Eh, mga nag-wild na tong mga halaman natin. Meron tayong itatanim na mga cuttings ng hibiscus Taiwan na kinuha natin dati. Hindi ko pa naitanim, pero walang problema, buhay pa naman. Tapos yung ating mga tugas, itong mga tugas na to, binilag natin nung isang araw. Kita nyo, nandiyan pa rin, no? Hindi ko pa rin na naliligpit. Hindi ko pa nalalagay doon sa kanilang patungan. So, yan lang gagawin natin. Patungan natin dito. Paikot-ikot lang tayo doon sa garden ko, mga kabosay. Linis-linis lang tayo po dito sa mga halaman natin dito sa garden natin, mga kabosay. O, so yun guys, pati yung patagalan ito, papasukan natin intro ko. Kaya intro, pasok! Guys, ipapatong lang natin mga halaman natin dito sa Oyos on guys. Yan. So dito natin pinatay yung ating mga hibiscus, ah, mga hibiscus. Sorry. Sorry. Mga tugas natin, yan. So medyo siksikan sila dito. Wala na tayong mapaglagyan ng pesto. Dahil talaga oh, kita niyo naman yung mga materials niyan. Puro materials, napakaraming materials ng mga kabonsai. Ayan pa, nandito pa sa likod. Materials yan mga kabonsai. So ayan, gagawin ng ano, to ayusin ko to ngayon, itong mga limonsito natin. Tingnan natin kung may wire tayo dyan. Ganun din, magtatanggal din tayo ng mga sanga na hindi kailangan dyan, yung mga shoots na hindi na kailangan, kasi lalagyan natin yan ng osmo coat. So ginagawa ko, bago maglagay ng osmo coat, tinatanggal muna natin yung mga hindi na kailangan mga sanga dyan, yung mga shoot na tumubo na hindi kailangan, kailangan tanggalin para hindi na makaagaw dun sa sustansya, makukuha nila dun sa ano natin, sa osmocot natin mga kabawasay. So dalawa yan, tsaka ito yung isa, itong isang limonsito rin natin yan. Ganun din, ayusin natin, tingnan natin kung may maiwawear din tayo. Magbabara selection tayo, magtatanggal tayo, mag-ayos tayo guys mga halaman natin, dahil talagang medyo napabayaan ko nung nakaraan. Pero hindi naman natin napabayaan sa dilig, yung sa pag-aayos medyo hindi natin natutukan sila. Kaya kita nyo naman itong aking forest, oh. Hindi naman intindihan kung forest yan. Sobrang wild na rin ang kalyos natin na forest na yung mga kabonsai. So yun muna ang gagawin natin ngayon. Ano lang to, simpleng vlog lang po ito mga kabonsai. Daily vlog gawin natin para maumpisa natin maayos itong ating mga halaman at mapaganda natin. Kita nyo mga tugas ko, ayun, oh. Sobrang wild na, oh. So maglalagay rin tayo ng osmocot dyan, kaya kailangan ayusin na rin natin yung mga kabonsai, mga tugas natin. So ayan mga tugas, tugas din natin yung gano'n, ayusin natin yung mga kabonsai. So unahin natin itong ano, unahin natin itong mga limonsito, ayusin natin guys. Awesome guys, so ito na yung ating limonsito. So ayan ang itsura niya guys. So itong limonsito ito ay galing ng ano, Marinduque. So nabili ko to sa isang subscriber natin sa Marinduque mga kabonsai. Naghahanti ng bonsai dun sa Marinduque. Pinaship ko to, siguro magdadalawang taon na rin sa akin to guys. 2 years itong limonsito na to. Talagang medyo mabagal, pero tsagayin lang natin guys. So gagawin natin, brand selection tayo.
Tapos tignan natin kung may mayo-wiring tayo mga kabons. So may nakita na agad tayo na pwedeng tanggalin. Tignan natin. So, sana natin guys. Simple vlog lang ito. So para sa akin eh, ang mga matitinik na bonsai materials ay isa sa pinakamahirap buuin. Hindi naman pinakamahirap buuin, pero pinakamahirap siyang i-workshop siguro dahil gawa nga ng mga tinik. Pero isa rin ang limos ito sa magandang materials dahil sa mga dahon niya, parang plastic kapag nabuo guys, maganda rin. Ano tayo dito? Magwa-wear tayo ng mga iba dito na mga branches. Ano lang to guys? Simpleng workshop lang guys, simpleng workshop.
Oh, so yung mga kabonsai, so ito na po yung ating natapos. Yan, brand selection, ayan yung mga pinagputulan natin, ang dami oh. Nag brand selection tayo dito, tapos yung ibang mga sanga na pwedeng i-wire, nilatag na rin natin mga kabonsai. Yung ibabaw, hinayaan muna natin yan para mapalaki natin itong sanga ng apex niya, yung gagawin nating ulo niya mga kabonsai kasi maliit pa mga kabonsai. So ayan, ang itsura niya. Ayan, pagkatapos nating i-wiring at linisan mga kabonsai. So ayan na po. Ayan, galing sa ganitong materyales, tuwid na tuwid. So ito lang yung dalawa na yan, yung nabili natin, yung dalawang sanga lang na yan, o yung dalawang truck na lang na yan. Tapos yung mga sanga niyan, tayo na po nagpatubo niyan mga kabonsai. Patubo na natin po yan mga kabonsai. Ayan guys, ano to, simpleng bonsai lang to. So practice wiring lang, o practice lang practice para matuto doon sa mga kasamahan natin, doon sa mga subscriber natin, mga bago lang sa pagbobonsai. Ako hindi pa ako masyadong master sa pagbobonsai. Minsan nagkaka-cross-cross pa yung mga wiring natin, pero sa pagpunta natin sa mga ibang mga nagbobonsai, punta sa mga sa UP, punta ko dyan sa Angono, pag nakakilala tayo ng mga master, mas madali tayong matututo. Kaya mas maganda kung umatin po kayo ng mga workshop, kung umatin kayo ng mga seminar para actual din yung makikita kung paano. Mahirap magturo po sa pag nanonood lang sa YouTube, mahirap magturo, pero malaking bagay rin po yan, malaking tulong din po yan, yung panonood. Ganyan din po ako nagsimula sa panonood sa mga video ng iba. Ngayon naman ina-apply naman natin din sa mga bonsai natin. Pero sinasuggest ko na mas maganda po na umatin po kayo ng mga workshop at mga seminar sa pagbobonsai para proper yung training po ba ng ganyan sa mga training yan ng mga ano, mga nagbobonsai. Mas maganda po mga kabonsai yung actual na nakikita po ninyo mga kabonsai. So yan po yung ating nagawa. Yan, nagkaroon naman ng itsura, hindi kagaya kanina na sobrang wild po niya, nakita niyo naman. Ngayon naglatag lang tayo ng sanga itong limonsito po natin mga kabonsai. Awesome guys, hanggang dito lang po muna video natin. Maraming salamat pa rin po sa tuloy na sumusuporta sa channel ko. Siyempre OLTB Mix Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat at hindi nyo po ko iniiwan dito sa journey natin ng pagbablog ng bonsai mga kabonsai. So guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe pa siyempre. God bless us po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.